Okay, sa 8 taon nating relasyon, naisip mo na bang makipag-break? May iba ka bang nahalikan? Na-pressure ka lang ba kaya ka nag-propose? Ayoko! Ang nakaraan sa Lie Detector Challenge. Meron ka bang chinachat na iba? Wala! Si B. Cortez daw ay may kachat na iba ayon dito sa Lie Detector device na laruan lang. Kaya ngayon, kumuha kami ng isang eksperto at may totoong aparato. Maraming beses nagsinungaling ang dalawa, kaya nilagay namin sila sa isang interrogation room. Upang bago mapunta sa kasalan, sila muna ay magkaalamanan. Sinasabi ko lang po, nagdi-disclaimer na ako. Kapag may nag-away, kakabahan. Kasi kakabahan. Kapag halataan na siya, guys, kinukondisyon niya yung otak ko. Appear. Bakit naman yung siksig mo? Eh, huwag ka na nag-iiba ng topic. Nilalamig yung kamay mo. Baka mga aking mga kamay. Gago, nagpapawis talaga. Oh. Ka naman nagpapawis. Kaya ako tubig. Ayan na! Nanginginig-ginig! Malalaman ko na lahat ng tinatago mo! Sorry! Kinakabahan ka ba? Huwag kang kakabahan. Pinapawisin yung kamay. Bakit? After how many years? Magkakaroon na po kami ng Lie Detector Challenge pero hindi na to galing sa China na mga laruan. Ito ay True to Lie. Tawagin natin ang ating examiner na si Kuya or si Sir Bunso. Gaano po ba ka-accurate ang mga result? 99.9. Ilan na yung mga napaghiwalay niyo pong ano? Madami na po. Madami na. O hindi tayo maghiwalay. Ano, because I trust you. I know you're ano, loyal. Grabe yung kaba. Pagkalagay dyan at kinakabahan ka, lay na lahat yan. Chill ka lang kasi. Ma'am, ay meron din naman na pagpatibay na yung relasyon nito, no? Hindi naman laging para lang masira to. Hindi naman po. Mas titibay tayo dito. Ano po itong bumabasit sa tibok ng puso, gano'n? Yung mga pulse mo po, yung sakwit mo. Kaya pala dahil hindi pa mapayag dyan ng mga ano. Apo. Kasi karapatan mo naman po yun kung gusto mo po. Ay, huwag niyo muna pong sabihin yung about karapatan. Karapatan ko bang tumanggi? Eh, kung tumanggi ka po, ibig sabihin. May tinatago ka. Girl power, ate! Kaya baka masyado mahigpit, ha? Touch lang po kami. Tapos ka, may huli ka. Malalaman ko na ang mga tinitignan mo lagi sa TikTok. Ano yung mga ini-scroll mo sa CR? So, magsatataas si Kuya kung truth or lie. Ako si V. Cortez. Ako ay 27 years old. Lincoln Jonal Velasquez, age 31. First question. Okay. Bilisan mo. Tarong mo na. Ano itatarong mo para matapos na? Para ako na sa hot seat. Nasa hot seat pala talaga. Okay, question, love. Ah. Ito. Lagi ka bang nababanguhan sa hininga ko? Oo. Oo. Ikaw. Mabango ba ang hininga ko sa'yo? Oo. Oo. Tara! Talaga ba? Ang mga kasama sa bahay, lagi na ang ganun eh. Masaya ka ba talagang natuto ko magmoto? Oo. Masayang masaya. Sobrang saya. Sobrang saya. Oh. Sobrang saya. Eh, ba't itinigil mo? Hindi, kasi nag-focus lang muna ako sa ibang bagay kasi pag nagtuloy-tuloy yung motor, baka hindi ko na makilala yung sarili ko sa sobrang laki ko. So, tingin mo ba, may bagay pa akong kailangang ayusin sa sarili ko? Yan na yun? Wala. Wala na. Wow. Oh! Meron ka pa bang gustong baguhin sa akin? Magbabalik po ang Wala na.
Sa tingin mo, ikaw ba ang kamukha ni Kidlat sa ating dalawa? Oo, ako. Naniniwala talaga siyang siya kamukha kahit obvious naman sa mukha. Uy, bakit ikaw ba ang kamukha? Nino ni Kidlat? Timpla Didi. Taligo ka na ba? Oo, kaliligo ko lang. Duwar, naligo! Ito, naisip mo na bang mag-tweet sa pagbablog or sa YouTube? Naisip ko na ba? Parang ayaw ko na. Hindi. Naisip mo na ba mag-tweet sa pagdi-daily vlog? Oo, yan ang oo. Mahirap kasi talaga eh. Mahirap talaga. Sobrang hirap niya, sobrang draining niya physically, mentally. Sabay mo pa ng gym yung ginagawa mo tapos ano. Nagkasakit din si Kidlat. Tapos pero doon mo kasi nabibuild yung ano yung disiplina talaga. Kahit tumigil ako ng mga nakaraan, tinatry kong ibalik. Diba? So yun. Ito, para sa audience. Okay. Nagpapalipo ka ba? Hindi. Nang patago? Hindi. Ay, alam mo naman di ako nagpa-lipo? Ay, hindi, para lang maniwala siya. Para lang maniwala siya. Pero wala akong lipo kasi kung magpapa-lipo ako, sisiguraduhin kong Kim Kardashian ako. Wala akong iiwan na konting milbel me. Ikaw, nag-i-steroid ka ba? Hindi. Baka lie! Hindi. So guys, natural yung paglalaki ng muscle niya. Naisip mo ba na merong taong mas makakaintindi sa'yo bukod sa akin? Wala. Ikaw lang. Wah! Aww! Wala. Ikaw lang. Okay, laplapan. Sorry! Iniisip mo ba na may taong mas makakaintindi sa'yo kaysa sa akin? Hindi. Wala. Aww, I think we're really meant to be. Nakikita mo na ba talaga ang future mo with me? Futures na tayo, o naman. Uy, di pa mo future yan? Hindi tayo naglaloy. Nagsinungaling ka na ba sa akin kung saan ka pupunta? Hindi. Ito ah, hindi ito yung mga sa racetrack ah. Okay. Never. Never pa. Pinagkasinungaling ako lang sa'yo yun, yun sa racetrack, at hirap pa kami doon. Ikaw! Lakas yung sigaw eh. Biglang pumalo ng mataas yan. Parang laytuloy. Ikaw! Bag! Nagsinungaling ka na ba sa'kin? May pinuntahan ka na ba na iba yung pinaalam mo sa'kin? Na babae? Hindi, wait lang. Huwag ka ko siya pa na babae, agad! Wala! Sige, specific! Meron ka na bang pinuntahang babae? Wala. Nang hindi ko alam? Wala. Wala. Sa 8 years, kumbaga dyan na si B, yung focus ko, sarili ko, paano ko paayusin yung buhay ko, paano ko ayusin yung buhay ng pamilya ko, paano ko ayusin yung buhay ko in the future, yun na lang yung inintindi ko. Eto, may unresolved issue ba tayo noon na naapektuhan ka pa rin hanggang ngayon? Wala. Nagselos ka na ba sa isang tao na parte ng buhay ko? Wala, wala pa. Nagselos na pala ako! Oh yo, nahuhuli rin. Nagselos na ako kay Roger doon. Di ba? Yung mga lagi mo, kari ngayon sa gym, lagi ka nang nasa gym. Nagsiselos ako na parang, ba yan, lagi ka nalang nandun, lagi... Nandun lang yun. Sa motor, pati motor. Sa motor, yan. Yung mga hobby niya na bago na parang, hindi na niya ako nabibigyan ng time kasi nandun siya sa mga hobbies niya na yun. Pero sa tao, eh kung sino naman mga kasama niya dito sa compound, yun lang, wala naman siya ibang set of friends. So... Sumanggi na ba sa utak mo na ano ang buhay mo kung wala ako? Oh. Ano yun? Hindi, ano bakit lang? Mo inisip na wala ako? Hindi, inisip ko lang. Nasaan kaya ako ngayon? Tagumpay kaya ako o kaya ka baliktaran? Kasi may mga nakita ko nakaraan nagpo-posey parang ang success ni Kong ay hindi dahil kay B, kundi dahil kay Kong, parang gano'n. Ano sagot mo doon? Nakita ko yung post na yan eh. Parang may nakita akong gano'n. Sa akin,
Wala, importanteng part ka lang ano eh, no? Kung nasan ako ngayon eh. Siguro yun rin yung bumuo. Kung asan tayo ngayon, yun tayong dalawa, di ba? Is that truth or no? Truth or no? Hindi ko English eh. Truth. Truth. Ako rin eh, nung nakita ko yung post na yun, sabi ko, oh, nga no, mayroon ba ako na itulong sa kanya sa kung anong meron siya? Hindi ko alam yung sagot, pero ngayon ko lang nalaman na parte ako. Kasi kung ako titignan ko naman, hindi ko rin maaabot lahat ng meron ako. Oo, nagsisipag ako. Pero hindi ko siya maaabot kung wala rin si Kong. So malaking parte talaga siya ng buhay ko. Hindi na siya pwedeng mawala. Kailangan na namin ikasal. Gusto mo na ba talaga akong pakasalan? Oo! Nasilakas siya ng boses. Try mo! Gusto mo na ba talaga akong pakasalan? Oo. Oo. Buti naman. Madalas bang nagda-doubt ka sa decision making ko? May mga decision ka na nagda-doubt. Oo, hindi. Oo. Nagda-doubt ako minsan. Ano yung mga decision ko na yung pinagdududahan mo? Sa ano aspeto? Yung mga investment mo, kung saan-saan mo dinadala yung pera mo. Hindi kami yung kare ito bago gumalaw. Kailangan oo ko muna. Hindi, pwede siyang gumalaw anytime kung anong gusto niyang gawin. Pinapaalam niya lang sa akin. So, may sarili pa rin siyang decision. Pero kung paano mo i-handle yung pamilya natin, hindi ako nagda-doubt doon. May mga moment ka ba na nagduda ka sa mga gusto kong gawin? Oo. Ano naman yun, Mima Sor? Parang iniisip ko lang din kayo kung yung pinapasok mo ba eh, na malaking bagay eh, kaya mo o hindi. Yung mga pinagagagawa mo noong karaan, yung mga tipi pair gano'n, sa sobrang laki niya, di ba parang kaya ba talaga nitong babae na to na panindigan kung ano itong pinapasok niya. And so far, napapatunayan mo namang mali ako. And tama ka. Kaya ang galing-galing mo eh. Mm-hmm. Oh. Ngayong meron na tayong joint account. Gusto mo bang mapaaga ang pagkamatay ko? Oh, hindi! Hindi. Okay. Tumod ang ugali mo! Kaya tanong ko lang. Ba't mo naisip? Ngayong joint account na tayo, gusto mo na ba ako mapatay? Hindi rin. Oo. Oh. Hindi kasi nag-joint account kami. Lahat na ng account namin is joint in case na may isang mawala sa amin, yung pera, hindi mahirapang kunin sa bangko. Ito. Okay ba sa iyo ang hatian natin sa mga gastos and responsibilities? Hindi. Bakit hindi? Bakit hindi? Pares lang naman tayo ng ano? Hindi, kasi ngayon ang hatian namin sa bahay as in 50-50. Ang gusto ko sana 80-20. Ay, talagang ano talaga? Dominasyon ng ano? Hindi, lahat ng kailangan ni Kidlat siya. Ayaw naman niya akong pag-gastusin doon. Do you think I'm a good father? Yes, super. May naka-text ka na bang babae at dinilit mo ang message? Wala. Kaya ako nasabing wala kasi nung time na seryoso na kami ni B, alam niya namang ang buhay ko na lang nung time na yun siya eh. Kasi takay na maglolo ko pa baba, siya na nga nagpapagas nung motor ko ng 20 pesos noon. So nagtatrabaho siya noon, tapos ako vlog, ganun, pabalik-balik kami. Basically, yung buong buhay ko sa kanya na umiikot talaga, not until nung dumating si Kidlat. Naging isa kami ni B, lahat nung ginagawa naming bagay para sa kanya na parang ikidlat na lang talaga. Pagtatanoyin ka, bakit ka bumabangon? Araw-araw ang sasagot ko dahil kay Kidlat. Aww, hindi sa gym. Kaya rin ako nag-gym kasi gusto kong abutan niya akong malakas. Gusto ko ang abutan niyang version ko. Yung version na kaya makipaglaro sa kanya, kaya siyang sabayan sa trip niya, kaya mag-basketball. Kasi totoo yan eh, pag 41 ako, dun pa lang siya 10. Pag 51 ko, dun pa lang siya 20. So yun pa lang yung peak niya as a kung maging atleta man siya or kung ano man yung trip niya sa buhay. So gusto ko, nandoon ako sa tabi niya. And gusto ko, magabayan ko siya all throughout ng buhay niya hanggang sa kaya niya yung sarili niya. Si Kuya, naiisip Kuya Bunson. Tapos akala ko mag-lie detector ako. Bakit parang nandito ako makinig sa istorya nito talaga? Okay, sa 8 taon nating relasyon, naisip mo na bang makipag-break? Makipag-break? Or makipaghiwalay sa akin? Hindi. Talagang hindi humihinga para walang makuha ang tibok ng po.
Joke. Ikaw, naisip mo na bang makipag-break sa akin nung may malaki tayong pinag-awa yan? Oo. Oo, diba? Alam mo naman yung sinabi ko sa'yo. Pero hindi man nangyari, diba? Hmm. Nasasaktan na siya, guys. So, ito na yung katapusan ng challenge. Eto. Na-attract ka pa ba sa iba? Hindi. Ayoko yun! Kanino? Siguro yung random na ano, nakikita ko sa ano, hindi ako na-attract. Siguro lagi... Walang hiya ka! Nag-scroll lang ako, tapos... Tingnan mo, na-attract ka sa scroll! Nakikita mo, siyempre tao ka! Ano ba tao? Gusto ko lang magsabi ng oo! Oh. Hindi ako na-attract! Guys, hindi niya mag-deny kasi naka-detector ka! Okay, game, next. Ako naman, moving on. Na-attract ka pa din ba sa iba ngayon? Hindi! Hindi ko alam. Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko pa gym general. Baka ako lang po. Nasisexyhan ka na ba sa akin ngayon? Oo! Sobrang payat niya ngayon. Sobrang sexy talaga. Oo! Yeah, pero na-attract ka pa rin sa iba. Pogi ba ako sa pag-iing? Oo! Sobrang pogi mo. Pugi-pugi ako sa'yo lagi. Sa 8 taon ng ating relasyon, may iba ka bang nahalikan? Wala. Bukod sa akin? Wala. Wala. Nahirap siya. Ibabalik ko ang tanong. Sa loob ng 8 taon, may nahalikan ka bang ibang lalaki bukod sa akin? Wala. Oo, hindi. Na-pressure ka lang ba? Kaya ka nag-propose? Hindi. Si Kuya, pumipake na daw ko tayo. Kasi tinitignan ko, kala ko lang. Hindi, wala pressure. Pero buntis na siya ng time na yun, di ba? Nanganak na! Ito, kaya ka lang ba nag-propose dahil nabuntis mo na ako? Hindi, hindi. So guys, tapusin na natin to. Parang kailangan na namin mas pag-usapan ng kami na lang. Meron ka na ba inad na babae kasi nagandahan ka sa kanya? Inad mo lang siya kasi ang ganda niya. Saan? Sa Facebook? Wala. Wala. Facebook, Instagram, wala. Meron ka na... Oo, ganyan yung ano lang, pilantik ng bibig mo. Ikaw ba ay meron nang sinadyang i-open sa request mo kasi maghahanap ka ng babaeng maganda na o-open mo kung nag-message sa'yo? Wala. Wala. May mga nakikita ako ah, pagka-check ko, para lang sa transparency. Nakikita ako. Pag ganun mo kasi yan, madami message request eh. Pero wala ka naman yung re-replyan mo pa, i-add mo pa, i-check mo pa. Parang, tinsan kasi pag titingin ka eh, kung may nag-message sa'yo, doon mo kasi makikita yung mga influencer din na nag-message sa'yo eh. May moment ka na ba? Kasi may isang event, tapos napatingin ka sa kanya, tapos sobrang ganda nito. Oh! Manyak ka talaga eh! Hindi! I mean, sobrang ganda mo. Pero kung magiging realistic tayo sa mundong ito, siyempre, anong gusto mo? Nakagalon lang ako sino sa mundo. Sino yun? Sino? Ay, hindi ko na alam kung sino. Pero may mga ganun, di ba? May mga kasalubo eh. Gwapo nito, ang ganda nito. Kahit sa lalaki naman eh. Alam mo, nakita ko si Derek Ramsey one time sa may Petro. Ay, sobrang gwapo nito ni Derek. Kahit di naman ako may nagagwapuan ako, nakita ko rin si Derek. O, di ba? So... Grabe yung pugi. Kung pero mas lamang ka pa rin. Yung nasa isip ko. Yung maganda at magwapuan ka sa isang tao, normal yun. Ang hindi normal, yung gagawa ka pa ng paraan para mapansin ka tapos lalandiin mo, gano'n. Yun yung hindi normal, siguro. Ito, nagka-interest ka ba sa ibang lalaki nung pasimula pa lang tayo? Siguro, stop na yun. Wala. Okay.
Ay, kasi syempre nung nagsisimula kami, di pa naman ako sure. Nagkakilala kami nito, nag-uusap kami, may nanliligaw talaga sa akin nun at nakwento ko na yun. So may kausap ako na hindi ko pa nababasted pero na in love ako dito. Oh? Sinong reserve sa amin? Abangan sa susunod na vlog. Di ako ikaw din. Nga rin eh! Ngayon, okay, ina-I-love you one din ako nun. Ang dami niya ina-I-love you one sa page niya sa Facebook. Yung bago mo lang na-experience yung fame. Nagulat ka sa fame. Ay, ito pala yung kasikatan. Sabi mo, ay, ang dami na gumisit sa akin. Ay, replayer mo lahat. Ah, gano'n. Hindi ko na ginagawa ngayon. Truth. So, yun guys, maraming salamat po. So, yun guys, maraming salamat sa panonood ng aming lie detector. Talagang para na po kami sa isa't isa at certified. Itutuloy po ang kasal. At maraming salamat sa iSpy. Kay Kuya Bunso. Ayan, thank you so much. Bye! Mga pinit!